Kaibigan, para mabasa mo ang kwento, dapat naka-on ang caption sa baba. Iset mo ito sa Pilipino upang maramdaman mo ang kilig at pag-ibig sa ating mga kwento. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo agad sa ating susunod na episode. Subscribe na! Somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go when you help me escape. Sumisigaw ako noon ng malakas, "Shitty-G's! Shitty-G's!" Mga presyo ng pusta na malalakas kong isinisigaw doon sa roster fighting arena. Sobrang dami ng mga tao doon, karamihan tatay at mga lolo. Yung iba, mga binata. Halos lahat kami doon naghahanap buhay para sa pamilya. May manok na panlaban ng bawat isa. Nilakasan ko lalo ang sigaw ko habang nasa gitna ako ng mga tao. Sa sobrang lakas ng pagsigaw ko, bingi na at walang nakakapansin sa bawat isa. Lahat sumisigaw ng pusta. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsigaw ko, isang lalaki na hindi ko kilala, na nasa harapan ko noon, ang lumingon sa akin. Medyo blurred yung mukha niya sa paningin ko noon dahil yung atensyon ko nasa pagsigaw ng presyo at pagtaas ng kamay para sa pusta. Ngunit panay pa rin ang lingon niya sa akin. Matangkad siya, pero mas matangkad ako. Napapatingin naman ako sa kanya. Binaliwala ko lang siya at sumigaw pa ako ng malakas, "Shitty G's! Shitty G's!" Ngunit lumingon ulit siya sa akin sabay ngiti. Sumigaw rin siya noon ang pusta niya. Tinignan ko na siya kasi nahihiwagaan na ako noon. Balibalita pa naman noon yung mga nawawalang sa bungero. Baka may plano siya. Hanggang sa huling pagsigaw ko ng pusta, mabilis siyang lumingon sa akin at sinalubong ng mukha niya ang mukha ko. Isang bigla ang halik ang tumama sa lips ko. Mabilis ko siyang itinulak, subalit niyakap niya ako. At mabilis niya akong binitiwan sabay bitiw ng lips niya sa lips ko. Mabilis siyang tumakas palayo at nakipagsiksikan sa mga tao hanggang sa nalito na nga ako. Hindi ko na siya nakita mula noon. Isang pinagpalang araw sa inyo, Sir Will. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Augusto, 29 anyos. Medyo maitim po ako at matangkad. Ako po ay pinagpala rin ng isang talento na ako lang po ang meron. Kapag open ang roster fighting arena, nakaabang agad ako dahil pupusta po ako. Wala pang sikat ng araw, pinapractice ko na ang mga manok ko at ikinukondisyon ko at talagang allergic dyan ang misis ko. Dyan po nagsiselos ang asawa ko sa mga manok ko. Isang araw noon, umagang kay ganda, sinapak ako ni asawa ko. Iniwan ko raw siya sa kwarto namin. Manok raw kaagad ang inuuna ko. Umagang umaga, na bad trip siya. "Walang hiya ka? Umagang umaga, mas inuunan po pa yung manok mo kaysa sa akin? Wala pa tayong agahan, pero ang mga manok mo, inaantok na sa kabusugan. Kailan ka ba magbabago, Augusto?" Wika ni misis ko. "Oo na, bibili na ng agahan. Huwag ka namang magalit sa akin. Para naman to sa mga luho mo. Binibili na naman kita ng mga alahas mo, di ba? Ngayon limot mo na. Yan ang mahirap sa'yo, puro ka labing-labing." Napikon ako. Pumunta ako sa compound ng mga manok ko, doon sa kabilang barangay. May bahay doon. Subalit nadaanan ko yung bahay ni Julio. Isang katropa ko sa sabong. Madilim-dilim pa noon. "Hoy, bakit dyan ka sa labas ng bahay niyo? Dyan ka natulog?" "Oo, hindi ako pinagbuksan ng pinto kagabi." "Anong nangyari dyan sa mukha mo?" "Binato ako ng kawali ni Mrs. kagabi." Tinignan ko ang tama ng mukha niya. Malala yung tama niya. Hinawakan ko ang baba niya. Tinignan ko yung pisngi niya. "Tara, akbay ka sa akin. Doon tayo tambay sa compound ng mga manok. May bahay doon." "Salamat, pre." "Ang sama naman ni Maricel, no? Kakakasal niyo lang, nag-aaway na kayo." Narating namin yung bahay sa compound. "Ito, bulak at alcohol. Gamutin mo yan, baka ma-impeksyon yan."
Hindi kaya, pre. May bali ata itong braso ko. Tinampas niya ako ng pala at piko kagabi. Ano? Ako na nga. Akbay ka sa akin. Lipa tayo doon sa may kwarto. Tara na. Dalian mo. Lalagyan kita ng tabla. Binuwat ko si Julio. Malala tama niya noon. Yung mukha at mata niya sabog. Kawawang tisoy. Mistiso pa naman yun, kaso binasag lang ng asawa niya mukha niya. Mabait kasi itong si Julio, mapagpakumbaba. Aray naman, pre. Huwag mo namang lakasan. Malanit yan sa balat. Relax ka lang, magtiwala ka kasi. Magagamot ko yan. Ilapit mo pa sa akin ang mukha mo, dali na. Namamasdan ko noon ang maninipis na labi ni Julio. So hindi ko malamang dahilan. Iba ang nakikita ko sa mga lips niya habang ginagamot ko ng bulak ang sugat na nasa labi niya. Tingin ko parang lips ng isang babae. Habang nakatingin ako sa mukha niya, naiilang ako. Napatingin ako sa mata niya. Tumingin na rin ang mata niya sa akin. Nakakaawa ang mukha niya. Ang daming tama at yung pungay ng mga mata niya. Ang bait. Nakaka-awkward. Nadaanan ang kamay ko. Yung kamay kong may hawak ng bulak. Ang labi niyang manipis. Napatingin ako sa mata ni Julio. Nagkatinginan kami. Mayat maya pa. Bigla niya ako hinalikan sa lips ko. Ba't ka nang halik? Tanga ka? Wala. Halik ng kaibigan. Maghalikan kaya tayo ang gusto. Sira ka sa pakgusto mo. Kadiri ka. Hindi ako nakikipag lips to lips sa lalaki. Sige na. Eto, chinelas, gusto mo? Tanga ka. Sungit mo naman. Binibiro ka lang. Pero salamat, pre, ha. Andyan ka lagi para gamutin ako. Malamang, best buddy tayo. Natural lang na gamutin kita. Salamat, pre. Tunay talaga kitang kaibigan. O anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala. Ang gwapo pa rin ang best buddy ko hanggang ngayon. Bakla ka na ba? Ginamot lang kita na bakla ka na. Huwag mo akong titignan ng ganyan, tatamaan ka. Sinasabi ko sa iyo, Julio, tatamaan ka talaga. Nakakadiri ang mga tingin mo. Kung kailan ka nag-asawa, saka ka nababakla. Relax, nakangiti lang ako sa iyo kasi... Nakangiti lang sa iyo, nababakla na. Masaya lang ako kasi ang sweet mo. Sweet daw. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Huwag mong kalimutan na pareho tayong lalaki, ha. Walang ganyanan. May asawa ka. May asawa rin ako. Relax, pre. Nagbibiro lang. Ikaw naman. At yan ang isa sa mga araw na nagdadamayan kami ni Julio. Wala namang ibang nagmamalasakitan kundi kaming dalawa. Ganyan na rin sa akin si Herman at Lucio. Kaso wala sila noong mga oras na yon. Nakatira ako ngayon dito sa Tarlac, Sir Will. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong barangay ko pero usap-usapan ako dito sa aming barangay. Yung tatay ko po kasi isang Amerikano. Si Mama purong Pilipina. Moreno at mestizo raw ako. Sabi nila 5'11 po ang tangkad ko. Pinagpala po ako ng isang talento. At maraming babae ang iniwan ako dahil doon. Yung mga ex ko noon, lahat sila, iisa ang kwento tungkol sa akin. Ako raw ay pang ibang bansa. Opo, ako raw po ay pang ibang bansa. Tama nga naman sila. Hindi naman kasi talaga ako purong Pilipino. Half-half kumbaga. May mga barkada po ako dati noon at ngayon. 20 anyos pa lang kami. Namamakla na po kami. Yung isang bading dati, tinakbuhan kami. Nilayasan kami doon sa bahay ni Auntie. Doon namin sila na-meet. 7 silang bading noon at nagkwento. At ang kwento nila tungkol sa akin, pang ibang bansa raw ako. Ayaw nila
sa kagaya ko. Meron rin akong nakatext na bading. Maganda siya, pero pandak. Nakipag-break sa akin. Nagsisi yun na ako ang pinili niya sa aming magkakatropa. Ganun din ang kwento niya. Pang ibang bansa raw po ako. Nagsisi rin yun. Hanggang sa nakilala ko si Bernadette, yung misis ko po na nakipaghiwalay sa akin. Opo, dinala niya ang mga anak ko pag alis niya. Sabi niya, bukod sa ayaw niya sa mga manok ko, pagod na raw siya sa kagaya ko. Pang ibang bansa raw po kasi ako. Yung mga tropa ko ngayon sa sabong wika nila. Pampaswerte raw ako sa kanila. Kasi mula nung mag-umpisa akong magsabong, wala pa kaming talo, lahat panalo. Si Julio, si Herman, si Lucio, mga katropa ko ngayon sa sabong, meron kaming compound kung saan nakalagay lahat ng mga manok namin. Doon po kami nagsasama-sama. May bahay po doon, bungalo. Gawa sa yero ang bubong ng bahay. Sementado ang mga dingding nito. Salamin ang bintana. Mula sa bintana, tanaw lahat ng manok namin. May Texas, may Arabian, may Bantry, may Mestizo at may Kabir. Isang araw, may grupo ng magagandang bading na napadaan sa compound. Nakita nila kami. Ako, si Julio, si Herman at si Ignacio. Kanya-kanya kaming bitbit ng manok noon. Ngumiti kami sa mga bading. Lumapit agad sa amin ang mga bading. Nagyaya sila doon sa bahay. Gusto nila magtagay. Pero si Julio napikon, sumimangot siya. Opo, siya yung ginamot ko na binato ng kaldero ng misis niya. Nagalit po siya noon. Nang hinayang ako noon kasi matagal-tagal na rin noon na hiwalay ako sa asawa. Nilapitan ko si Julio, kinausap ko siya. Ano bang problema mo ah? Di ba dati okay lang sa'yo ang mga bading kasama? Ayaw mo yan. Makakalibre na tayo sa inumin. Pag sinabi kong ayaw ko, ayaw ko. Huwag kang magtanong, Augusto. Natulala ako kay Julio. Di ko alam kung bakit siya nagkakaganon. Nag-walk out siya. Iniwan niya kami, nila Herman at Ignacio noon. Tulala din yung isa ko pang katropa kung bakit ganon na lang si Julio. Pinakiusapan ko yung magagandang bading. Sabi ko, next time na lang. Sumapit yung gabi noon, naabutan ko si Julio na nagkakape sa balkonahe ng bahay doon sa compound. Ano bang problema mo kanina? Dati naman diba okay lang sa'yo ang mga bading? Nag-walk out agad si Julio. Iniwan ako at hindi ako pinansin. Iniwan niya yung kape sa balkonahe. Ano bang nangyayari sa mistisong katropa ko na yun? Bakit ganun na siya? Ngunit pinabayaan ko lang na ganun siya. At sumapit ang umaga. Ipinadiswd ako ng misis ko. Wala raw akong sustento sa mga anak ko. Makukulong ako noon. Napatunayan niya na nagpabaya ako. At sinampahan ako ng kaso sa araw na yon. At makukulong na nga talaga ako noon. Lubog ako sa utang. Yung mga barkada ko, hindi ko mahingian ng tulong. Baon din sila sa utang noon. Gawa ng mga pusta na panalo sila. Pero hindi pa sila nababayaran. Tuloy-tuloy po ang mala sa akin hanggang sa nitongang January 2022, naghabol na ang totoong nagmamay-ari ng compound ng manok namin. Napaka makapangyarihan na tao ito. Siya po si Don Trigero. Nadoble ang problema ko. Ipinadiswd din ang ako. Mawawala pa ang pinagkukunan ko ng pera. Ang compound ng aming mga manok, yun ang kamalasan sa akin noon. At nagtuloy-tuloy pa po si Will ang malas. Subalit nakita ni Don Trigero ang itsura ng mga manok ko. Makikinis ang balahibo. Tinignan niya lahat ng mga manok na mangha siya. Nag-offer siya sa akin sa kondisyon na hindi niya paaalisin ang mga manok ko sa compound. Pero yung mga manok niya sa ibang lugar ililipat sa compound ko at ako po ang mag-aasikaso. Master daw ako pagdating sa manok. Ipinakilala niya sa akin ang mga toro niyang anak na mga sabungero. Turuan ko raw sila kung paano mag-breed ng manok. Sila po si Sir Marlon, si Sir Bong at si Sir Domingo. Mga anak niyang sumusunod sa yapak niya bilang mga sabungero ng Tarlac. Pamilya po silang yumaman
sa sabong. At dinagdagan niya ang mga manok na inaasikaso ko sa compound. Ginawa niya akong katiwala sa lahat ng hybrid na manok niya. Galante po si Don Trigero. At nakita ko, may mga itsura talaga yung mga toro niyang anak. Unang linggo ng February 2022, araw ng Martes, isang pick-up truck na magarang kotse ang pumarada sa compound at sakay nito ang napakadaming manok panabong. Nakilala ko sila Sir noon. Sir Bong, kayo pala. Akala ko sa Biyernes yung pa yan dadalhin dito. Napaaga naman ata, Sir. Oo, napaaga kasi hindi na ako makapaghintay na mapabangis mo sila. Uwi ka ni Sir Bong. Makakaasa kayo, Sir. Sige na. Sige na, ibaba mo na lahat ng manok na nasa likod ng pick-up. Tsaka, darating si Hermano Marlon at Domingo mamaya. Maganda ka, iinom tayo. Uwi ka pa ni Sir Bong. Bumakbay si Sir Bong sa akin at niyaya ako na puntahan namin isa-isa ang mga manok. Hindi ko siya inakbayan kahit umakbay siya sa akin dahil naiilang ako sa kanya. Dahil itsurang mayaman siya. Napakalinis niya at bigotilyo. Umupo kami sa lupa at binuhat namin at itinaas isa-isa ang mga manok. Habang nakatingala kami sa langit, napansin ni Sir Bong na ako raw ay pinagpala ng isang talento. Natawa ako at nahiya. Pero sabi ko, tama kayo, Sir. Alam mo ba, Sir, palagi kaming maraming pera noong mga barkada ko noon dahil sa talento ko. Wika ko. Huwag ka nang magkwento. Swerte mo yan, ingatan mo yan. Wika ni Sir Bong. At alam mo ba, Sir, dahil dito, lagi kami panalo sa sabong ng mga katropa ko. Talagang swerte ito sa akin. At ito rin ang dahilan kung bakit iniwan ako ng asawa ko. At nagtawanan kami ni Sir Bong noon. Si Sir Domingo, Sir Bong, pupunta po ba dito? Oo naman, susunod sila. May dala ata yun sa'yo na hybrid na manok. May lulutuin ka rin daw na native chicken mamaya. Ang pulutan natin. Wika ni Sir Bong. Nya, Sir, hindi ba nagagalit mga asawa ninyong magkakapatid tungkol sa pagsisabong? Hindi magagalit ang mga yun. Kung wala ang sabong, wala rin kaming maibibigay na pangluho nila. Sabi pa ni Sir Bong. Sir, walang hiya na po. May kaso kasi ako ngayon sa DSWD. Ikinaso ako ng asawa ko. Kailangan ko ng pampiyansa sa RTC, Regional Trial Court. 25,000 yun. Baka pwedeng makautang, Sir Bong. Pero kung wala, ayos lang po. Subalit mabilis na kinuha ni Sir Bong ang bag niya. Inabutan niya agad ako ng pera at doon 30,000 yung binigay niya. Yung 5,000 itinabi ko para sa mga anak ko. Bilib na bilib ata noon sa akin si Sir tungkol sa mga manok. Salamat, Sir. Tatlong panalo ko lang sa sabong. Bayad agad ako nito sa inyo. Ayos lang. Bayaran mo lang kung kailan mo mababayaran. Wika ni Sir Bong. At umakbay sa akin si Sir at niyakap ako sabay kiss sa tenga ko. Nabigla ako doon, Sir Will. Binigyan niya ako ng kiss sa tenga. Ganun bang mga mayayaman? Nakikipagbeso-beso. Pero hindi beso yun, kiss yun. Isang tanong sa utak ko noon na di masagot. At bigla ako nakita si Julio mula sa malayo. Nakatingin siya sa akin habang paalis na noon si Sir Bong. Sama ng tingin ni Julio kay Sir Bong. Naglakad ako papunta kay Julio, pero umalis siya noong papalapit na ako sa kanya. Anong nangyayari kay Julio? Dati-rati hindi siya ganun. Kinamot ko lang siya. Parang ayaw niya na may mga bago akong kaibigan. Buti pa si Herman at Ignacio. Tinutulungan ako dito sa compound. Andoon nga sila noon nagpapainom ng mga manok. Pero si Julio, parang sinumpa na ako.
Hindi naman siya hinihiwalayan ng asawa niya, kaya siya wala siyang dapat ikagalit. Hindi naman ako nagbabago sa kanya, kahit na doble ng mga manok ko. Pinakikisamahan ko siya. At umalis noon si Sir Bong, tuluyan. Sumapit ang hapon, muling may dumating na pick-up truck. Bumaba rito si Sir Marlon. Marami silang dalang manok. At huling bumaba sa pick-up si Sir Domingo. Laking gulat ko noong makita ko si Sir Domingo. Bigla ko naalala yung lalaking nang halik sa akin sa may roster fighting arena. Parang kamukha ni Sir Domingo. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi, hindi siya yun. Sumapit ang gabi. Nagluluto ako sa kusina. Hinahalo ko ang adobong manok sa kawali. Nang biglang dumating si Sir Domingo, umakbay siya sa akin at nagtanong, Augusto, may tagayan ka ba rito? Tanong niya sabay tingin sa mata ko at yumuko siya sa niluluto ko at tumingin ulit siya sa akin at ngumiti. Dito po sa loob ng cabinet, sir, sa may taas ng noo ko. Abutin mo na, sir, busy pa ang kamay ko sa pagluluto. Mabilis na binuksan ni sir ang pintuan ng cabinet na nasa harapan ng noo ko noon. Tinamaan ako sa noo ng kanto ng pintuan, dahilan kung kaya napaatras ako at lubhang nasaktan noon. Nakakita ako ng mga bituin. Nabitiwan ko noon ang sandok at inagapan ko ang noo ko. Sorry, pasensya na, di ko sinasadya. Wika ni Sir Domingo habang taranta na siya noon sabay kuha ng panyo sa bulsa niya. Bitiwan mo ang noo mo, tatapalan natin ang panyo, baka dumuguyan, akin na. Wika niyang nag-aalala. Ayos lang ako, sir. Malayo sa bituka ito. Ito yung tagayan. Abutin mo, sir. At paglingon ko sa pintuan ng kusina, andoon si Julio. Ang sama ng tingin niya kay Sir Domingo. Kinausap ko siya. Oh, Julio, andyan ka pala. Tara, inom tayo. Pero umalis rin siya agad. Hindi ako kinausap. At binitiwan na noon ni Sir Domingo ang panyo na nasa noo ko. Augusto, bakit hindi mo pinatuloy dito sa kusina yung katropa mo? Eh, umalis ka agad, sir. Bad trip ata eh. Dapat inabol mo yun, Augusto. Mukhang may sama ng loob yun sa'yo. Yung noo mo may sugat na. Sorry talaga, di ko sinasadya. Kaya ko to, sir. Maliit na bagay. Relax. Sigurado ka? May sabong pa naman tayo bukas. Hindi pwedeng hindi ka makasama, Augusto. Ang totoo, halos magwala na ako noon sa sobrang sakit. Pero nakakahiya kay Sir Domingo. Noong maluto na yung adobo, nilagay ko agad sa mangko at dinala ko sa sala. Nabigla ako sa inumin, malalakas na inumin. Dala nila Sir Domingo habang si Sir Marlon pangiti-ngiti sa akin. Pag-upo ko at pagharap ko kila Sir Domingo at si Sir Marlon at si Sir Bong, kumpleto na sila. Inumpisahan ko kaagad ang jamming. Minamasdan ko bawat mukha ng magkakapatid. Pangiti-ngiti rin ako. Ikaw na, Sir Domingo, tagay na. Nang mapokus ang mata ko sa mukha ni Sir Domingo, naaalala ko talaga yung nagnakaw ng halik sa akin sa sabungan. Kaya ang ginawa ko, pinagmasdan kong mabuti mukha ni Sir Domingo. Pilit kong inaalala kung siya yun. Napansin ni Sir Domingo na kanina pa ako nakatingin sa kanya. Habang magkakaharap kami sa balkonahe ng bahay, napansin niya ako na kanina ko pa siya tinitignan. Augusto, baka naman matunaw na ako sa kakatingin mo sa akin. Wika ni Sir Domingo. Wala, sir. Huwag niyo ako pansinin. May inaalala lang ako na tao sa itsura ninyo.
May naaalala po ako. At sino naman yung tao na yun? Wala, sir. Wala yun. Kalimutan nyo na po. Ikaw na, sir. Inom na. Sinimulan ko kaagad ang tagay at jamming hanggang sa nalasing sila. Naghanap noon ang matutulugan si Sir Domingo. Itinuro ko yung kaisa-isang kwarto doon kung saan yun mismo ang kwarto ko. Agad na pumunta doon si Sir Domingo. Naiwan naman sila Sir Marlon at Sir Bong sa sala. Nakatulog sila mula sa kwentuhan. Sa kwentuhan namin na puro topic manok. At sumunod ako kay Sir Domingo dahil antok na rin ako noon. Natulog kami ni Sir Domingo sa nag-iisang kwarto doon. Hindi nakauwi noon sila, sir. At sa kalagitnaan ng gabi, siguro mga alas 12 yon, bigla ako naimulat ang mata ko. Naalimpungatan ako. Pagmulat ko ng mata ko, si Sir Domingo. Yakap-yakap ako. Nahiya ako kasi noong araw na yun, nakalimutan ko maligo. Baka naamoy noon ni sir na ang asim ko. Pero sa hiya ko, pinabayaan ko na siya na yakap-yakap ako. Walang mali siya yun. Hinayaan ko na yakap-yakap ako ni Sir Domingo noon. Pero noong sumapit ang alas dos ng madaling araw, muli akong naalimpungatan pagising ko. Yung mukha niya nakatapat sa may pisngi ko. Natatamaan ang pisngi ko noon ng mga bigote niyang matatalim. Natatawa na ako noon na parang gusto ko nang humalakhak dahil sa bigote ni Sir Domingo. Pero pinabayaan ko kasi walang mali siya. Pinipigil ko tawa ko noon dahil baka makaistorbo ako sa ibang natutulog na mga kapatid niya. Hanggang sa may biglang sinambit si Sir Domingo na pangalan. Augusto! Augusto! Pangalan ko yun. At matapos niyang sabihin ang pangalang Augusto, naisip ko, ako yun ah. At agad niya akong hinalikan sa pisngi ko at nailang ako. Napaka-awkward, pero hindi ko magawang paalisin ang mukha niya sa mukha ko. Pinabayaan ko yun. Pero bakit sinambit niya ang pangalan ko? Bakit panay ang kiss niya sa akin? Hindi ko masabing masama yung kiss. Hindi ko rin masabing mabuti. Dahil gulong-gulo na ako noon. Naiisip ko si Julio. Pagising ko noong umaga na malayo na siya sa akin. Wala na siya sa tabi ko. Pero tumambad noon yung dati kong asawa na chismosa. Naabutan niya na tulog doon si Sir Domingo sa kwarto. Nagtaka siya. Nagulat ako. Pera agad ang hinihingi ng dati kong misis. Walang pakundangan. Bumunot naman ako ng 3,000 at iniabot ko kaagad sa kanya. Patingin-tingin siya kay Sir Domingo na tulog doon. Makapal rin talaga mukha ng misis ko na yun. Ikinaso na nga ako sa DSWD. Walang hiya pang palaging nagpapakita sa akin sa compound para humingi ng pera. Kung hindi lang sa mga anak ko, wala na akong pakialam sa kanya. Paalis na noon si ex-misis nang magising si Sir Domingo. Ang lalim ng tulog niyo, sir, kagabi ha. Hindi niyo ako pinatawad. Ah, yun ba? Sinadya ko yun. Alam ko yun. Okay ba? Wika ni sir. Natulala ako sa sinabi niya. Naalala ko ulit yung lalaking nagnakaw ng halik sa akin sa sabungan. Muli ako nag-focus sa mukha ni sir. At doon parang sigurado na talaga ako na siya yun. Dapat umamin na siya. Kasi ganun siya magsalita eh. At doon, mabilis na bumangon at naglakad si Sir Domingo.
Ginising niya si Sir Marlon at Sir Bong. Gusto ko pa sana silang aluking magkape pero nagmamadali na noon umalis si Sir Domingo. Ani mo'y tumatakas kasi magtatanong na talaga ako. Nakapagtataka ang umaga na yun. Parang umiiwas na noon si Sir Domingo sa akin. Samantalang, yung araw pa lang ngayon na mismo, kami nagkakilala. Bakit siya iiwas? Pero isang bagay ang iniwan niya. Nakita ko sa higaan ang isang relo. At sigurado ako na relo yon ni Sir Domingo. Pagtaas ko ng relo upang tignan ito sa liwanag ng ilaw. Nakita ko ang pangalan ko sa ilalim ng relo. May nakaukit na Agusto at Domingo sa may ilalim. May nakapagitna na puso sa pagitan ng dalawang pangalan. Lalo akong nagtaka. Bakit kapangalan ko ang nasa relo? Ano bang ibig sabihin nun? Nagtimpla ako ng kape sa kusina. At pinuntahan ko isa-isa ang mga manok dala ang relo. Pero bigla namang dumating si Julio noong umaga na yon. Julio, tara, kape tayo. Napadalaw ka. Subalit tumalikod siya sa akin. Tinitignan na ang mga manok na nakatali doon sa may puno. At dahil sa hindi niya pagpansin sa akin, napikon ako. Julio, namimihasa ka na. Ano bang problema mo sa akin, ha? At doon, bigla siyang humarap sa akin. Ikaw! Ikaw ang problema ko. Nagbago ka na. Porke may mga bago ka ng kaibigan. At marami ka ng pera. Parang baliwala na kami sa'yo. Kami? Sino pa? Bukod sa'yo. Okay naman kami ni Herman at Ignacio. Ikaw lang naman tong panayang iwas sa akin. Magtapat ka nga sa akin. Ano bang tingin mo sa akin? Pero hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa pag-aasikaso ng manok na nasa puno. Ininom ko ang kape ko na nasa baso na bit-bit ko. Kahit nakakapaso yun. At muli ko siyang kinausap baka sakaling umamin. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ba palagi kang ganyan? Subalit tinanggal niya yung manok sa puno at dinala niya ito doon sa malayo. Nag-walk out ulit si Julio at walang ugali talaga. Tumawag si Don Trigero sa cellphone ko. Inutusan niya ako na magdala ng tatlong manok na matatapang sa sabungan yung araw na yun mismo. Alauna raw ng hapon ko dalhin. Nataranta ako dahil yun na pala yung araw na magsasabong kami. Naroon na raw si na Sir Domingo at Sir Marlon sa fighting arena. Inihahanda ang tiket namin. Samantala, nagmamadali naman akong naglakad patungo kay Julio na nasa malayo noon. Inutusan ko si Julio. Julio, kalimutan mo na muna lahat ng sama ng loob mo sa akin. Kailangan na raw nating ikondisyon lahat ng manok ngayon. May laban tayo mamaya, sabi ni Don Trigero. Sumunod naman sa agad sa utos ko si Julio. Kasi sa ayaw at sa gusto niya, obligado kami na huwag mabigo si Don Trigero sa mga manok namin. Nagsaing agad ako ng bigas. Iniwan ko si Julio sa compound ng mga manok. At habang naguhugas ako ng bigas sa lababo, pinuntahan ako ni Julio sa kusina. Pagdating niya sa likuran ko, dala ang manok. Niyakap niya ako. Kinabahan ako. Julio, ano ba? Ano bang problema mo? Miss ko na ang best buddy ko. Akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko tuluyan ka ng binago ni Sir Domingo mo. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Umarap ako kay Julio. Niyakap ko siya. Hindi naman ako nagbago sa iyo, ha. Palagi nga kitang sinusuyo. Ikaw lang itong palaging galit sa akin. Ikaw pa rin naman ang best buddy ko. At doon niyakap ko si Julio. Niyakap ko po siya
bilang isang kaibigan. Pero agad naman akong lumayo sa kanya at nagsaing ako ng bigas, awkward na kasi. At sumapit ang alauna ng hapon, pumunta kami sa sabungan. Kasama ko si Herman, Ignacio at Julio. Tig-isa kaming manok. Malayo pa lang natatanaw ko na noon si Sir Bong at si Sir Marlon at si Don Trigero. Hanggang sa makita ko si Sir Domingo. Nagulat ako at kinabahan yung suot na damit ni Sir Domingo. Nagpaalala ulit sa akin sa taong nagnakaw ng halik sa akin doon sa sabungan. Lalo akong nagduda. Naalala ko pa pati yung relo at yung Agusto at pangalan niya na nakaukit doon sa relo. Namalayan ko na lang. Inagaw sa akin ni Sir Domingo yung manok na bitbit ng braso ko noon. Tulala kasi ako noon at gulong-gulo utak ko. At habang tulala ako, bumulong si Sir Domingo sa tenga ko. Tara na! Oo, tara na! Sagot ko. At doon, sabay-sabay na kaming pumasok sa sabungan at nanalo kami Sir Win! Panalo lahat ng manok namin. Sumapit ang gabi. Nag-celebrate kami sa compound ng manok. Anim na kami noon na magkakaharap sa jamming. Si Ignacio, si Herman, si Julio, mga katropa ko, at ang mga toro na anak ni Don Trigero na si Sir Bong, si Sir Marlon, at si Sir Domingo. Sa kalagitnaan ng inuman, bumulong sa tenga ko si Sir Domingo. Agusto, bili pa tayo ng inumin. Sige sir, walang problema. Ngunit inapakan ni Julio pa ako. Dahilan kung kaya napailing ako kay Julio. Ano bang problema mo Julio? Wika ng mata ko na nakailing sa kanya. Saan ka pupunta? Bibili ng inumin. Relax, babalik ang best buddy mo. At doon, nakasimangot na naman noon si Julio. Pero agad naman akong sumama kay Sir. Kay Sir Domingo at sumakay kami ng pick up niya. At sa gitna ng biyahe, sa gitna ng daan, kinuha ko yung relo sa bulsa ko. Isa sa uli ko. Sir, ito pala yung relo ninyo na naiwan ninyo sa higaan ko. Sa'yo na yan. Huwag mo nang ibalik. Ano? Mamahalin to, sir. Tsaka, may nakasulat na pangalan dito sa relo. Ikaw at ako yan. Pangalan mo yan. At pangalan ko. Tayong dalawa yan. Ano? Bakit ako, sir? Nagbibiro ba kayo, sir? Sige, ganito kasi yan. Matagal na kitang sinusubaybayan sa sabungan, Agusto. Aamin na rin ako. Ako talaga yung lalaking ninakawan ka ng halik sa gitna ng mga tao sa sabungan. Nakainom ako noon, kaya nagawa ko yun. Humihingi ako ng tawad kung nagawa ko yun. At aamin na rin ako. Matagal na kitang hinahangaan dahil sa itsura mong pang-ibang bansa. Matangkad ka at ang lakas ng dating mo. Sir, wala namang lukuhan. Nanggo-good time ba kayo? Hindi kita ginugood time. Tignan mo itong tattoo ko sa braso. Mukha mo ang nakaukit dito. Pati sa puso ko. At doon, tumawa ako ng malakas sa loob ng kotse. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Natatawa ako na naguguluhan sa loob-loob ko. Anong buhay ba itong dumating sa akin? Pero sa gitna ng pagtawa ko, napatigil ako sa paghalakak. Namalayan ko na lang nasa harapan na ng mata ko ang mata ni Sir Domingo.
Sumampa ang lips niya sa lips ko. Ipinikit ko mata ko. Sa di ko malaman na dahilan. Hanggang sa may kumakatok sa may bintana ng kotse, si Julio. Sumunod pala noon. Tumigil si Sir Domingo sa pag-kiss sa akin at binuksan niya yung pinto ng kotse. Pagbukas niya, hinatak siya ni Julio. Sinuntok siya. At noong nasa labas na si Sir Domingo, pinagsusuntok siya ni Julio. Taranta naman ako noon. Lumabas ako ng kotse at inawat ko si Julio. Julio, tama na! Anong tama na? Nababaklayan sa'yo. Nung isang gabi, nakita ko yan doon sa may bintana. Hinalikan ka niya habang tulog ka. Alam ko yun. Gising ako noon. Alam mo pala, bakit mo pinabayaan? Ano, sumagot ka? O pinabayaan mo dahil gusto mo rin? Wala akong gusto. Nagpapasensya ako noon sa kanya. Gulong-gulo na ang utak ko ngayon sa mga nangyayari, Julio. Hindi ko alam na mapupunta ako sa ganito. Gulong-gulo? O gustong-gusto mo? Umamin ka na nga sa akin, Augusto. Kaya ba okay lang sa'yo na hiwalayan ka ng asawa mo kasi ito talaga ang gusto mo? Napikon ako doon. Hindi ko nagustuhan yung sinabi ni Julio. Tinula ko at sinunto ko si Julio. Sobra na yung mga sinasabi niya tungkol sa akin. At doon, nasaktan ko nga si Julio. At ngayon, kaya mo na akong suntukin na best buddy mo. Nagbago ka na talaga. Sinaktan mo ako. Dahil dyan kay Sir Domingo mo, nagawa mo na akong saktan. Ikaw rin naman ah. Di ba nanunto ka? Mula ngayon, Augusto, kaya kalimutan ko na. Isa kang traidor, wala kang utang na loob. Ako, traidor? Utang na loob? Kailan ako nag-traidor sa'yo? O baka dahil gusto mo rin ako, kaya ka nagkakaganyan? Noon ko pa napapansin na iba ang tingin mo sa akin, Julio. Umamin ka na. At doon nagwala si Julio. Binuhat niya ang motor niya at inihagis niya sa damuhan. Naglakad siya palayo sa amin ni Sir Domingo. Augusto, tara na. Hayaan na natin siya. Ano ba talaga, sir? Bakit mo sinira ang pagkakaibigan namin ni Julio? Bakit ako pa? Ang dami-dami naman kasi dyan, ah, kagaya ko. Ganito kasi yun, Augusto. Edad 12 pa lang ako noon. Nakita na kita noon. Nakita kita sa sabungan. Kasama mo ang papa mo. Unang pagkakita ko noon sa'yo, pinatibok mo na ang puso ko. Kahit 12 anyos pa lang ako noon, tinandaan ko ng mukha mo at sinumpa ko na magiging akin ka. Palagi akong sumasama kay Papa Trigero noon sa sabungan para lang makita ka. Iba ka kasi, parang hindi ka Filipino. Parang pang ibang bansa ang itsura mo. Nabighani mo ang puso ko. Hanggang sa nakita kitang muli doon sa sabungan, noong araw na yon doon mismo na ninakawan kita ng halik. Katabi mo ata noon si Julio, kung hindi ako nagkakamali. Nakita ako ni Julio. Kaya yan, si Julio, napakalaki ng sama ng loob niyan sa akin. Dahil nakita niya ata na ninakawan kita ng halik. Nagselo siya at sa tingin ko, gusto ko talaga niya. Nakabantay na siya noon, lagi sa'yo, mula noon. Anong gagawin ko ngayon, sir? Wala na sa akin yung taong pinakamatagal kong kasama, si Julio. Simple lang yan. Sa akin ka na sumama. Pupunan ko ang pagkawala niya.
Ano? Naririnig mo bang sinasabi mo, sir? Matagal kaming magkaibigan ni Julio. Tayo noong isang araw lang nagkakilala. Ang sinasabi ko lang naman, handa akong maging kaibigan mo. Ewan ko sa'yo. Ginulo mo ang buhay ko, umalis ka na. At doon, umalis si Sir Domingo sa kainang kotse. Nagwala siya noon. Napagbalingan niya yung pintuan ng kotse niya. Akala ko, pipiliin mo ako. Wala ka pala. Akala ko gusto mo ako. Yun pala, nakikisama ka lang. Isa kang paasa, Agusto. Hindi ako paasa. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Wala na rin namang kwenta tong buhay na to. Agad na sumakay si Sir Domingo sa pick-up na kotse niya. Nagdabog ulit siya. Matindi ang galit at naiwan ako doon sa daan. Umupo ako sa tabi ng daan at tumingala ako sa napakaliwanag na sikat ng buwan. Mayat-maya pa, may umupo sa tabi ko. Si Julio bumalik pala. Buti pinalikan mo ako. Akala ko wala ka. Wala na tayo. Akala ko tinapos mo lang pinagsamahan natin. Oh, bakit ka nakangiti? Yakap. Yakap? Yayakap ka kasi may gusto ka sa akin. Hindi na yan yakap ng kaibigan. Yakap na yan ng isang umiibig. Wag na. Wag ka nang yumakap. Nakakadiri ka. Pero hindi siya nagpapigil. Yumakap pa rin sa akin si Julio. Habang naroon kami sa tabi ng daan. Wala akong gusto kay Julio. Katulad ng isang umiibig na kasintahan. Wala akong ganun. Pero mahal ko siya bilang kaibigan. Pag-ibig ng isang kaibigan ang nararamdaman ko kay Julio. Pero ang pag-ibig na nararamdaman niya sa akin ay pag-ibig ng isang kasintahan. Nagpasensya ako at inunawa ko siya. Mahal ko kasi siya, na kaibigan ko. Yakap niya ako noon. Julio, kung mahal mo talaga ako, pakisamahan mo rin si Sir Domingo. Kasi kung wala siya, walang-wala na rin ako ngayon. Kung wala ang pamilya niya, sa basura na ako pupulutin. Ang ibig mong sabihin, ginagamit mo lang si Sir Domingo mo. Hindi ganun yun. Tumatanaw ako ng utang na loob sa kanya, sa mga kapatid niya, at sa papa niya. Pagtanaw ba ng utang na loob yung babayaan mo siya na halikan ka niya? Ayan na naman tayo, Julio eh. Ibinabalik mo na naman yan. Nagsiselos ka na naman. Yan kasi ang mahirap. Yung pagkakaroon mo ng gusto sa akin. Yan ang sisira sa pagkakaibigan natin. Kaya tigilan mo na yan, Julio. Huwag mo na akong ibigin. Puro selos na lang ang nararamdaman mo. Oo na, titigil na. Kahit hindi mo ako gusto, mananatili ako sa tabi mo. Salamat, yan ang dapat. Tara na, balik na tayo sa inuman. Makisama tayo doon kila Sir Bong at Sir Marlon. Huwag mo na pansinin si Sir Domingo, ako na bahala doon. At doon bumalik kami sa inuman ni Julio. Naroon na rin si Sir Domingo. Ang sama ng mukha ni Sir Domingo nang makita kaming magkasama ni Julio. Siguro iniisip ni Sir Domingo na pinili ko si Julio. Pero hindi eh. Wala ako sa kanilang pinipili para patas. At saka hindi ko alam kung bakla na ako. Pero hindi ako bakla eh. Wala akong maramdaman. Kung hindi man ako tumanggi sa mga kiss ni Sir Domingo, iyon ay dahil nabigla rin ako at pinakikisamahan ko siya. Pero masasabi ko na may isa sa mga kiss na binigay niya sa akin na iba talaga. Yung bang medyo nagustuhan ko?
may isa sa mga kiss ni Sir Domingo na parang gusto ko. Pero kay Julio, wala eh. Mahal ko lang talaga siya bilang kaibigan ko. Pero si Sir Domingo, parang may iba. At noong naroon na nga kami sa inuman at nagkakaharap-harap na, hindi nag-uusap si Julio at Sir Domingo. Bitin yung atay ko doon kasi baka mag-away yung dalawa at malaman nila Sir Boom. Uminom nang uminom si Sir Domingo. Nag-aalala na ako noon. Hanggang sa tinamaan na nga si Sir Domingo ng matindi ng inumin. Tinamaan siya ng matindi. Nagpasikat si Sir. Nagwala si Sir Domingo. At ang sumunod na pangyayari, ang tumunaw sa kahihiyan ko. Sumigaw siya ng malakas. Opo, si Sir Domingo. Mahal na mahal kita, Augusto. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Tinginan si Sir Bong at si Sir Marlon, mga kapatid niya. Natulala sila sa kapatid nila. Nahiya ako. Di ko alam gagawin. Sa sobrang kahihiyan, yumuko na lang ako. Si Sir Domingo tumatawa na parang umiiyak na babaliw. At muli niyang isinigaw pangalan ko. Mahal na mahal kita, Augusto. Ikaw lang ang mamahalin ko. Inawat siya ni Sir Marlon at Sir Bong. Si Julio wala ring nagawa. Wala ring nagawa si Julio. Ako naman, lubog na ako sa kahihiyan. Pero tinapangan ko sarili ko. Tumulong ako sa pag-awat kay Sir Domingo. Tumulong ako kila Sir Bong. Subalit, noong inaawat ko na si Sir, niyakap niya ako at umiyak siya. Maawa ka sa akin na gusto. Ako na lang ang mahalin mo. Mahal na mahal kita. Sir, tama na. Lasing lang po kayo. Nag-walk out si Julio. Umalis siya noong makita niyang ayaw talaga magpatalo ni Sir Domingo. Nagparaya si Julio. Tulala naman ako noon kay Julio habang paalis siya. Samantala si Ignacio at Herman, tulala rin sa nangyayari. Marahil iniisip ni Herman at Ignacio na may lihim kami ni Sir Domingo, pati si Sir Bong at si Sir Marlon. Marahil iniisip nila na matagal nang nanliligaw sa akin si Sir Domingo, pero hindi eh. Doon lang talaga yun naganap. Napakatindi ng kahihiyan ko noong gabi na yun. Lakas ng tama ng inumin kay Sir Domingo. Hindi lang ako napahiya doon, pati siya. Napahiya siya kay Sir Marlon at Bong, nakamga kapatid niya. Siyempre, akala nun, totoong lalaki siya eh. Pero, mahal na mahal siya ni Sir Bong at si Sir Marlon, sabi nung dalawa. Tama na, Domingo, tanggap ka namin. Hindi mo kailangan ipagsigawan yan. Kung mahal mo si Augusto, sige lang, susuportahan ka namin. Wika nila Sir Bong at Sir Marlon. Tulala kami ni Herman at Ignacio sa magkakapatid. Mabilis nilang inunawa ang kapatid nilang si Sir Domingo. Ako naman ang ginawa ko. Tara na sir, akbay ka sa akin, magpahinga na po kayo doon sa loob ng bahay. At ibinigay ni Sir Bong at Sir Marlon si Sir Domingo sa akin. Pinaakbay ko naman siya at dinala ko siya sa loob ng bahay. At doon, pinagpahinga ko siya. Pero noong naroon na kami, ayaw niya magpaawat. Niyakap niya ako ng mahigpit at gusto niya talaga na ibigay ko sa kanya ang matamis ko na oo. Augusto, maawa ka. Noon pa kita mahal na mahal. Maawa ka, sagutin mo na ako. Gusto ko akin ka. Sir, may tama lang po kayo. Sabi ko habang nakatingin ako sa mata niya at yakap-yakap niya ako. At niyakap ko siya. Naawa na ako sa kanya noon at parang naiiyak na rin ako sa awa ko sa kanya. May mga ganun pala na tao. Sir Will, baliw na baliw sa isang tao. Yun bang masisiraan ka kapag hindi mo nakuha yung tao na gustong gusto mo? Kaya ang ginawa ko, niyakap ko siya dahil naawa na ako sa kanya. Oo na sir, oo na.
Payag na ako na ibigin mo ako. Pero pag-aaralan ko muna na mahalin ka ng lubos. Kasi, aamin ako. Minsan kong nagustuhan ang isa doon sa mga kiss mo. Pero di sapat yun. Di pa ako handa. Kahit napakalakas ng tama noon ni Sir Domingo, pagkarinig niya na payag na ako, lumiwanag ang ngiti sa mukha niya. At lalo niya akong niyakap. Sige na, Sir, matulog ka na. Bukas na lang natin pag-usapan yan. At doon binitiwan niya ako at tumalon siya sa higaan at nagpahinga na siya. Para bang nagkaroon siya ng kapayapaan sa isipan niya na pinangakuan ko siya na bukas na lang natulog si Sir Domingo na nakangiti. Bumalik ako sa inuman. Tawanan si Ignacio at Herman. Sabi nila, ano, sinagot mo na si Sir Domingo mo, pare? Tanong nila sa akin ni Herman at Ignacio. Nahihiya ako noon. Natatawa naman ako sa tanong nila. Nila, ano, Sir Bong at Sir Marlon. Ganun rin ang tanong nila. At hindi rin nila akalain na ganun kapatid nila. At nagpatuloy kami sa inuman, Sir Will. Si Julio, di ko mahagilap noon kung saan nagpunta. Mahal na mahal ko yung si Julio. Kaya nag-aalala ako. Di ko man maibigay yung gusto niya na maging kami, pero mahal ko siya bilang kabady. Tawanan kami ng tawanan nila, Sir, at mga katropa ko sa pagpapatuloy ng jamming. Mga alas 12. Tapos na kami doon. Binalikan ko si Sir Domingo at doon na ako nagpahinga sa tabi niya. Tulog na tulog noon si Sir Domingo at nakangiti. Ako naman pinagmamasdan ko siya na habang nagpapahinga ako. Di pa rin ako makapaniwala na nangako ako kay Sir Domingo. Ipinangako ko ang sarili ko. Kinaumagahan pagising ko, naroon si Julio sa bahay. Nadapnan ko siya sa may kusina. Pagkakita niya sa akin, niyakap niya ako. Para bang miss na miss niya ako. At niyakap ko rin siya. Sabi ko, tama na Julio. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Andito pa rin naman ako bilang kaibigan mo. Pero sana maging mapayapa ang isipan mo. Sabi ko noon kay Julio habang iniisip ko si Sir Domingo na napangakuan ko na nga. Umiti naman si Julio at ipinagtimpla niya ako ng kape, pero tatlong tasa ng kape ang tinimpla niya. Isinabay niya si Sir Domingo. Tumingin ako kay Julio. Bakit mo isinabay si Sir? Si Sir Domingo. Tanggap ko na, na kayo na. Andito lang ako sa tabi niyong dalawa bilang kaibigan niyo, at andito pa rin ako bilang kabady mo. At doon niyakap ko si Julio. Masaya ako na hindi niya ako iniwan. Nagparaya siya alang-alang sa pinagsamahan namin. At ito po ang mga natutunan ko, Sir Will, ang lesson. Ang natutunan ko dito, Sir Will, sa buhay ko na ito, dapat pala kahit pamalaman natin na may gusto sa atin ang pinakamalapit natin na kaibigan o best friend, dapat pala huwag natin silang layuan. Unawain natin sila at mahalin pa rin kahit bilang kaibigan lang. Kasi balang araw, mauunawaan din niya na hindi kayo para sa isa't isa. At kung may dumating man sa buhay natin na bagong tao, yung tao na mahal pala tayo, katulad nito na si Sir Domingo, na matagal na pala akong mahal at ipinagsisigawan pa niya sa mga kapatid niya na yung mga kapatid niya na straight, dapat pakinggan natin sila. Nang sa ganun, malaman natin kung talagang wagas ba ang pag-ibig na ino-offer niya sa atin. Opo, pakinggan natin yung mga taong ipinagsisigawan na mahal tayo para malaman natin kung wagas ba talaga ang pag-ibig nila sa atin. Itong si Sir Domingo, nakita ko na tapat at totoo ang puso niya, kaya pinagbigyan ko siya. Sinubukan ko po ito. Naguguluhan man ako ngayon. Susubukan ko pa rin mahalin si Sir Domingo. Pinaharamdaman na rin kasi ako na kaunting pag-ibig sa kanya. Sa tingin ko ay magbubunga rin ito. Kaya sisimulan ko na mahalin siya.
Opo, sisimulan ko na sa ngayon na magmahal ng kapwa ko lalaki, pero magsusustento pa rin ako sa pamilya ko at sa asawa ko. Ayaw niya sa... Ayaw rin niya na lang sa araw... Ayaw na rin lang naman sa akin ng asawa ko dati kasi hindi niya na raw kayang mahalin. Opo, yung ex-wife ko. Dahil na nga, pang ibang bansa raw ako at talagang pagod na siya sa kagaya ko. Nagmamahal. Agusto.